Banda poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang magpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumaiyo inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating pagsisihan ng ating mga kasalanan nang sa gayon maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Hawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at madubayan tayo patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak. Magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na kayo. Ang mga anak naman ninyo ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti, ipili ninyo kami ng isang haring mamamahala sa amin tulad sa ibang bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't dumalangin siya sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw kundi ako ang inaayawan nilang mamahala sa kanila." Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, "Ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kawal.
ang iba'y sakay ng karuwahing pandigma, ang iba'y mga ngabayo, at ang iba na may lakad na mangunguna sa paglalakbay. Ang iba'y gagawin niyang pinuno para sa libo-libo at sa lima-limampo. Ang iba'y itatalaga niya sa kanyang bukirin at gawaan ng mga kagamitan at karuwahing pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamagaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng olibot, at paaalagaan sa kanyang mga tauhan. Kukunin din niya ang ikasampung bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae't lalaki, ang pinaka magaganda ninyong baka, kabayo at asno. Kukunin din ang ikasampung bahagi ng inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na iyon, idadaing ninyo sa Panginoon ang inyong hari, na kayo na rin ang pumili, ngunit hindi niya kayo pakikinggan. Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, kahit ano ang gawin sa amin, ay ibig pa rin naming hari ang mamahala sa amin. Gayon, matulad kami sa ibang bansa, pamamahalaan kami ng isang haring magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway. Ang lahat ng ito'y sinabi ni Samuel sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, sundin mo ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa'yo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y mamumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob. Dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo iyong hari namin, kaloob mo ito, banal na Israel. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta,
sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia. 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 Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Kapernaum at kumalat ang balitang nasa kanyang tahanan siya. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, punupat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan." May nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan ito sa Diyos. Hindi ba Diyos lamang ang nakapagpapatawad ng mga kasalanan?" Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang iyong mga kasalanan? O tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan, at umalis na nakikita ng lahat. Pawa silang nang gilalas at nagpuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakakita ng ganito," sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Mga kapatid, katulad ng naganap sa ebanghelyong karirinig pa lamang natin, napakarami natin na nandirito sa tahanan ng Diyos. May hinihiling, may mga intensyon, may mga bagay na idinudulog sa ating Poong Nazareno. Katulad din ng paralitiko, pinagaling ni Jesus, tayo man, pagagalingin niya, lulunasan niya ang ating mga dinaramdam at pagagaanin niya ang ating pamumuhay. Kung may pananampalataya tayo, mga kapatid, magaganap ang ating minimithi. Alam po ninyo kasi ang Diyos, lagi po niyang inagalang ang ating kalayaan. Hindi po niya iginigit-git ang sarili niya sa atin. Tayo ang lalapit sa Kanya. Kung may pananampalataya tayo sa Kanya, anuman ang ating hingin, basta't sa kabutihan, ipagkakaloob niya ng lubusan. Alam niyo ho, mga kapatid, ganun kalakas ang pananampalatayang malalim. Tingnan po ninyo yung mga nagdadala noong paralitiko. Hindi sila nasiraan ng loob nang makita nila na wala na silang lulugaran dun sa bahay. Hindi ko alam kung nagalit yung may-ari ng bahay kasi binakbak yung bubong niya nung mga taong yon. Pero ang nabigyan ng pansin, yung lalim at tindi ng pananampalataya ng mga taong yon. At dahil sa pananampalataya nila, pinagaling
ang kanilang kaibigan. Kaya mga kapatid, anuman ang dala ninyong intensyon ngayon, ialay po ninyo sa Nazareno at ipagkakaloob niya sa inyo basta't may pananalig kayo. Mga kapatid, mahal po tayong lahat ng Diyos. Hindi niya ipagkakait sa atin ang mabuting minimithin natin. Lahat, mga kapatid, magiging posible kung may malalim tayong pananampalataya. Sa huli ho, mga kapatid, tandaan po natin na ang ating mga inilalapit na intensyon sa ating Panginoon, ipagkakaloob niya sa atin, ngunit magkaroon nawa tayo ng puso na lumapit ulit sa Kanya, bumalik at magpasalamat sa Kanyang mga ibinigay na biyaya sa atin. Meron nung nagsabi sa akin na nakakatanda sa akin, pag daw meron tayong hinihiling sa Diyos, huwag nating kalilimutan yung mga biyaya na ipinagkaloob na niya sa atin. Bilangin daw po natin, subukan natin bilangin. Gawin ninyo ito pag uwi ninyo. Bilangin ninyo ang inyong mga kagamitan sa bahay. Hindi ba napakadami? Subukan yung bilangin sa inyong mga daliri ang mga biyayang ipinagkaloob niya sa inyo ng Diyos. Mauubusan daw tayo ng daliri. Isama niyo pa yung daliri niyo sa paa. Kulang pa dahil sa dami ng ipinagkaloob niya. Kung ipinagkaloob na niya ang mga ito, hindi ba niya ipagkakaloob ang mga hinihingi pa ninyo dahil ang Diyos nagmamahal sa atin? Panginoon, pagkalooban mo kami ng malalim na pananampalataya sapagkat ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng kabutihan, ipagkakaloob mo ang aming kahilingan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus, aming poong Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Buong pananalig tayong manalangin ngayon sa ating Panginoon upang ipagkaloob ang mga kahilingan natin. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay magasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen
ina ng Hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, banggitin natin ang sarili nating kahilingan. Amang makapangyarihan at walang hanggan, ipagkaloob mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay, bihayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hinding pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain, kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyong mahal. Ama namin lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa nambana ng krus, siyang pumawi sa kasalanan ng buong sandaigdigan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo. Amen. Magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na amin kang pasalamatan. Iyong ipinasiyang sa kahoy ng krus ang sangkatauhan tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, nadaig siya ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, nagbubunyi kami sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadaghanan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa banal ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Ayat sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at sinabi sa kanyang mga alagad, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan
na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang hiwaga ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay ng kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Obispo, ng aming Kura Paroko at ng lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muli silang mabubuhay kaya hindi na lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Benito at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, sa iyo ang lahat ng parangal at papuri, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ating pundasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Ama namin, sumasalangin ka, sambahin ang alat mo, mapasaamin ang kahalian mo, sundin ang loob dito sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa para na pagpapatawad natin sa nagkakasala sa amin. At
ikipahintulot sa tukso at iadya po kami sa namin yadya kami sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyo ang kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iyalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko at dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga pag-iirap ko.
buong Jesus Nazareno, salamat po ang iyong pagmamahalay na darama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Buhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patubayan niyo po nawa't gabayan niyo po ako. Nasa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang sabukot na salsan ay pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po ang iyong pagmamahal ay na darama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalag po ninyo itong kahilingan ko. Buhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. O Jesus Nazareno, patnubayan po't nawa't gabayan niyo po ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po niniyok kami papabayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samo ko na salsan ay pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po ang iyong pagmamahal ay na darama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno.
Announcement, inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, nakikiusap na ang mga nasagip ng kahoy ng krus na nagbibigay buhay, iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at tingin natin ang pagpapala ng Panginoon. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang iyong mga anak, ipagkaloob mo ang kanilang mga kahilingan at lutasin ang kanilang mga isinasangguni sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Baunin po ninyo sa inyong pag-uwi ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, paral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Pagkus mo kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.